Ginagawa mo. Hey yo, what's up mga kuy? It's me, Matthew Emmanuel, and welcome or welcome back to my channel. For today's video, i-review natin yung bagong product ng Rick Skin Sincerity. Actually, Rick Skin Sincerity na pala sila ngayon. Iniba na kasi nila yung brand name nila. So, yung bagong produkto na tinutukoy ko sa inyo is itong Rick Skin Sincerity Clear Balm Advanced Exfoliating Kit. So, ito nga yung bago kong gagamiting product and kakarating niya lang kanina. In-order ko kasi to sa Shopee and yung SRP niya, 300 pesos, pero hindi siya mukhang 300 pesos, no? Mukha siyang mamahalin. Sobrang ganda ng packaging niya. Mukhang mamahalin yung packaging niya, no? So, ayun nga, ang ganda-ganda ng packaging niya. Kaya, nagmadali agad akong i-film to para ma-introduce ko na sa inyo yung bago kong gagamiting product and para i-flex na rin yung packaging niya sa inyo. And yung binayaran ko nga lang dito, 248 pesos dahil may 52 coins ako sa Shopee and may voucher ako for free shipping. So, 248 pesos na lang yung binayaran ko instead of 350 pesos. So, ayun, kung gusto niyo umorder nito sa nagbilan ko, nasa description box yung link and tingnan nyo na lang para mabisita nyo yung Shopee shop na pinagbilan ko nito. Ito yung bagong rejuvenating set ng Rick Skin Sincerity and ito yung pangalawang rejuvenating set na in-offer nila sa mga customers nila. Kasi yung unang rejuvenating set nila is itong Rick Skin Sincerity Beautiful Starter Kit. Ayan, luma pa yung pangalan nila dito. Ayan, no. Dalawa pa nga yung binili ko and nireview ko to. Nagkaroon po ako ng bad experience dito. So, kung gusto nyo mapanood yung review ko dito sa Beautiful Starter Kit, click nyo lang yan. So, ito nga yung nireview ko dati and ito yung unang rejuvenating set na ginamit ko. Pero, ayun, medyo may bad experience ako dito. Pero, maganda naman talaga yung effect na ito. So, ayun nga, luma pa yung brand nila dito, Rick Sincerity pa. So, ayan, nandito pa yung dalawang box. Tinabi pa talaga eh, no? Nahulog. So, ito yung una nyong may kita. Ayan, may plastic siya dyan. Tapos, ayan yung nakalagay na pangalan, Rick Skin Sincerity. Tapos, ito nakalagay yung Clear Balm Advanced Exfoliating Kit. So, ito yung nasa likod. Sobrang ganda talaga. Sobrang detail. May kita mo yung step-by-step instruction dyan. And may mga konting detail screen silang nilagay dyan. So, ito yung tagline nila. Na Slay the Day. Lagi yung nandyan. Tapos ito yung brand na Rick Skin Sincerity. And ito yung product name na Clear Balm Advanced Exfoliating Kit. So, ang ganda ng camera ko ngayon nakikisama. Nagpo-focus siya mag-isa. Tapos meron din ditong araw tsaka buwan na pinagsama. So, ang cute ng packaging niya. Red pink in your area yung ganap nito dito. Kaya ayan, red pink. Red pink in your area. So, ayan na nga, ipapakita ko nga sa inyo yung apat na produkto na nilalaman nitong box na to. Ang ganda rin ng texture nitong lalagyanan. Ayun, no, ang smooth niya. Halatang mamahalin yung packaging pero sobrang mura lang talaga eh, no? So, ito na nga. Uunahin na natin tong sabon nila. Ito yung Rick Skin Sincerity Clear Balm Advanced Exfoliating Kit. So, ayan nga. Ito yung packaging niya. Sobrang laki talaga ng sabon. 135 gram. So, pang matagalan yan. Sunod naman itong Clear Balm Advanced Exfoliating Toner. So, ito 60 ml yung nandyan. Ayan, no? Day and night siya. Yung sabon day and night din. So, marami-rami din tong 60 ml. Sunod, ito namang Clear Balm Advanced Moisturizing Cream with SPF 30 and 10 gram yung nilalaman nito. So, ang cute lang, no? Moisturizer na and pwede mo rin siyang sun shield. Ayan, so, pang day lang natin siya gagamitin. 10 gram yung nilalaman nito. Sunod naman itong Clear Balm Advanced Exfoliating Cream, 10 gram. And, ayan, sa night lang natin siya gagamitin, sa gabi lang natin siya gagamitin. So, ang cute, magkapares yung packaging niya. Pares na pares, pero sana naman lang iniba, no, para at least pag nagmamadali ka, alam mo yung kukunin mo, kung gabi o araw man. So, itong ang Clear Balm nila, natutuwa ako dito sa sabon kasi ang laki. Compare dito sa Rick Skin Sincerity, hindi kasi sabon yung nandito, hindi kasi sabon yung nandito sa starter kit, kundi facial wash. So, itong sabon, pwede na to pang mukha tsaka pang katawan. So, na-excite ako gamitin to kasi may mga tigyawat ako dito sa dibdib.
May mga tigyawat ako dyan sa dibdib. And meron din ako mga acne scars. May mga pimples din ako sa likod. Kaya sana matanggal niya talaga yung mga pimples and dark spots ko sa likod. So, itatry ko na siya mamayang gabi. Maliligo ako mamayang gabi. And ipapaligo ko tong soap na to. And ayun, itutuloy ko yun na yung skincare ko mamayang gabi. And magbibideo rin ako sa inyo everyday and every night para ma-update kayo sa effect na nangyayari sa mukha ko and sa katawan ko. So, itatay ko na ito mamaya. So, ito nga, day and night tong sabon. Day and night tong sabon. Itong toner, day and night din. Tapos meron tayong day cream and night cream dito. Ayan. May day cream and night cream tayo dito. So, kaya pala nag-release ng bagong rejuvenating tong Silk Sincerity dahil itong starter kit, mild lang to eh. Ito, medyo strong na yung effect nitong clear balm. Kaya nga, tinawag nilang clear balm kasi bomba talaga. And ayun, yung pinagkaiba nito, netong dalawang to is ito, sun shield and serum yung nakalagay, pero dito sa clear balm dalawang cream, day and night cream. So ayun, mas mild to, mas ano, mas hindi siya matapang. Ito kasi, ito kasing clear balm, bomba na talaga, kaya matapang. So yan na nga, yun na nga yung pag-i-introduce ko, yun na nga yung intro ko dito sa product na to. So na-excite na ako gamitin sila, ang gaganda nilo. So ayan, magbibideo ako mamayang gabi. Ibibideo ko kung paano ko to gamitin and sasabihin ko sa inyo yung mga effects dito sa product na to. So everyday and every night nga ako mag-update sa inyo. So hanggang dito lang muna tong introduction na to. So gagamitin ko na siya mamayang gabi. Goodbye na muna sa ngayon. Katatapos ko lang maligo and ginamit ko ning sabon, hinati ko rin pala siya sa 16 cubes. Ayan, para tipid siya. And yung na pakiramdaman ko is medyo banat siya ng konti and medyo pumuti-puti rin yung balat ko. Eh, dito sa mukha ko may parang banat effect siya. And ayun, next step na natin, mag-toner tayo. Ayan, naka-sealed pa siya. Ganito yung packaging nyo. Tapos i-dudut-dut mo lang yung ano, yung bulak. Konti lang lagay natin. So tap-tap ko lang. Malamig siya. Ang bango niya. Hindi siya ma-update. Wala pa naman akong na pakiramdamang update. Sama na natin tong leeg kasi nasasabunan naman siya para masama na yung effect niya. Para magkapares lang yung effect ng mukha tsaka sa leeg. Next naman, dito na tayo sa night cream. Ngayon na may shield pa siya. Ganyan yung packaging nyo. May ano, may ganito pa. Wow! May ganyan pa siya. Ito yung kunin natin. Ngayon siya. Hindi siya mag-focus kasi ano, front camera lang. Mabango din siya. Pero wala siyang masyadong amoy. Saktong bango lang. Thank you! Yung cream niya, ano, hindi siya, ano, masyadong malabnaw. Malapot siya. Tinipiran ko lang para, ano, magamit natin siya ng pangmatagalan kasi 10 gram nga lang siya. Ayun, medyo malapot siya. Hindi siya yung malabnaw na cream. Medyo madulas na malapot. Yun yung texture niya. Natapos na yung nighttime skincare routine ko ngayon. So, bukas na lang ulit ng umaga. Bye! Ayan, katatapos ko lang maghilamos and then magto-toner na tayo. Ayun, pumutok dito oh. Kaya may dugo-dugo dyan. Hindi ko lang alam kung half day na yung toner dahil may bukas tayo sa mukha. May bukas tayong tigyawat sa mukha. Feeling ko half day na to kasi may sugat eh, toner. Pataas lang yung lagay natin para ayun. Sabi kasi ng mga skincare expert, pataas lang maglagay ng toner o kaya tap-tap lang. Yan. Medyo ma-half day na nga dito. Pero ayun, may dugo-dugo na. Kaya naman yan ang pain tolerance ko. Sisiw lang sa akin yung ganyang hapde. Di naman siya ganun kahapde. Ang ganda ng sabon kasi may brightening effect siya. Parang ang fresh ng mukha mo pagkatapos mo gumamit ng sabon. Kasi kumikintab eh. Pangunang toner talaga. Hindi siya kasing tapang dun sa starter kit na toner.
Ang bilis matuyo ng toner. Wala pang 1 minute tuyo na agad siya. Sa bagay, nakatapat rin naman ako sa electric pan kaya ganun. And yung up din niya, wala na agad. Proceed na tayo dito sa cream. Ayan o, sa day cream. May sealed pa siya. Hindi ko pa siya nagagamit because this is my first time using this. Ganun din yung packaging nyo. Merong ano dito. Bukasan. Ang hirap buksan, wala akong koko. Ayan o. Yes, white siya. Full white siya. Yung dun kasi sa night cream, medyo ano siya, clear. Tingnan natin, subukan na natin tong cream. Ang bango ng cream, grabe. Ang moisturizing niya sa ilong. Ang bango, ang refreshing. Yung amoy niya, hindi siya ganun katapang. Parang walang amoy eh, pero may maamoy ka pa rin sa kanyang mabango. So, ganyanin na natin. Blend na natin siya. Oh my God! Ang dami pala, bes. Ang dami pala, gagi, sorry. Ang glowing niya, tingnan, no? So, ayun, done na tayo sa daytime skincare routine natin. Naligo ako kanina and pansin ko, tinubuan ako ng maliit na tigawat dito sa likod. Siguro nag-adjust yung balat ko sa sabon dun sa exfoliating soap. And ngayon, magta-toner na ako ngayon kasi natatapos ko lang mag-ilamos ulit ng sabon. Ang hapdi niya na ngayon, promise. Pero kaya naman siya ng pain tolerance ko. Nagpuputukan na ngayon mga nana kanina nung nag-ilamos ako. Lumabas na yung ibang nana. Ayan o, kaya medyo may dugu-dugu siya dyan. Iba talaga yung toner niya eh. Hindi siya matapang sa ilong kumpara dun sa starter kit. Sobrang nakaka-refresh yung amoy niya. Eto. Cream na tayo. Kuntian lang natin. Masyado palang maraming nalagay ko kagabi. Lamihan natin sa mga may tigyawat na part. Mga tigyawat area. Para ayun, matuyo sila. Hindi pa nga ako nagbabalat eh. Ang lagkit talaga ng cream. Para siyang ano, petroleum jelly. Ang bango talaga. Amoy baby yung amoy ng ano, night cream. Okay na tayo for tonight. Good night. Sinubukan kong patagalin yung sabon sa mukha ko habang nag-ilamos ako kanina and medyo napansin ko medyo mahapdi-hapdi na siya pero konti lang naman. And ayun, magto-toner na ulit tayo. Hindi ko na napapakita sa inyo yung pagsasabon ko pero sa mga susunod na araw siguro papakita ako. Konting-konti lang yung hapdi niya. Napansin ko rin pala kagabi, siguro after mga 10 minutes nung nakaiga na ako sa kama, napansin ko may konting stinging effect yung night cream. Pero konting-konti lang naman, gumaganon siya. Parang gumaganon siya sa mukha ko, pumipitik-pitik siya ng konti. Sinusulit ko talaga yung pagto-toner para, diba, at least bumilis yung effect ng clear bump sa balat natin. May konting hapdi pa rin yung toner. Ayun o, nararamdaman ko yung stinging effect niya. May kaamoy itong cream. Sobrang bango niya. Sure like a billionaire, rara, michi-michi, do some soup in my life, rara. Para talaga siyang sun shield ng starter kit. Pero ito may moisturizer. Ang kite, no? Moisturizer na sun shield pa. Kasi may SPF 30 kasi ito. Ang glowing-glowing niya, ay, no? May kita niyo yung glowing after niya ilagay yung cream. Parang may oiliness effect siya. Pero glowing po yan. Hindi siya oily. So, ayan. Tapos na natin ilagay yung cream and tapos na rin ako sa daytime skincare routine ko ngayon. Nung naligo ako kanina, medyo mahapdi-hapdi na siya and katatapos ko lang mag-ilamos ngayon. Namumula nga yung mukha ko nung nag-ilamos ako kanina pero ngayon medyo, ayan, bumalik na ulit sa dati. And kung mapapansin nyo, may pagbabalat dito. Hindi yata masyadong kita kasi nailamusa na pala siya. Basta may pagbabalat dyan kanina. And ayun na nagdudugo-dugo na kaya medyo mahapdi yung sabon kanina. Kasi nung naligo ako, nagputukan na yung mga nana kaya ayun na nagdudugo-dugo na. Bumukas na yung mga tigyawat and ayun medyo mahapdi pa rin yung sabon sa akin ngayon kasi nga katatapos ko lang mag-ilamos. Kinakaban ako sa toner kasi baka mas mahapdi na siya ngayon. Dito muna. Oh my God, ang hapdi niya na grabe. Oh my God, ang hapdi na talaga siya. Grabe, ang hapdi. Oh my God, ang hapdi niya na. Tap-tap lang tayo. Ang hapdi, grabe, sobra. Pero mas mahapdi pa rin yung sa starter kit. Ito, konti lang. Pero mahapdi talaga siya. So, ayan,
let's get ready na dito. Oh my god, ang update. What the heck? Ang update nga. Diniinan pa eh, no? Ayun, tap-tap lang tayo. Ayun, no, grabe yun. May dugo. Ang bilis lang nawala nung hapde. Hindi na ulit siya ma-hapde. Sakto na lang. Piling ko ma-hapde na to. Lagyan din natin dito. Tigyaw kasi ako dyan. Ang lagkit talaga niya. Para siyang petroleum jelly. Ayun, no, nakikita nyo ba, may pamamalat na siya. And medyo namumula-mula na yung mga tigyawat ko dyan. Ayun, no, namamalat na siya. May kita nyo, may parang ganyan-ganyan. Natutuklap. Parang may mga natutuklap, oh. Ibig sabihin, nagbabalat na siya. Ayun, no. And yun, kung pansin nyo, medyo namumula yung mukha ko ngayon. And medyo pahapdi na ng pahapdi yung sabon. So, ayun, kakailamos ko nga lang and toner na ulit tayo. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Yeah. Ayun, tinatap-tap ko lang siya. And ngayon, hindi na siya ganun kahapdi. Parang malamig lang siya. Wala akong nararamdamang hapdi ngayon, malamig siya. May cooling effect siya. Ay no, ang lamig niya talaga, promise. Di ko lang alam kung ba't ganito yung effect, kung ba't hindi mahapdi ngayon. Siguro nakatapat kasi ako sa electric pan. Kaya walang hapdi. Wala talagang hapdi, promise. O wala siyang hapdi, oh. Kahit ipahid ko, wala talaga ang hapding nararamdaman. And pansin nyo, medyo namumula-mula na yung mukha ko. Ay, ayun, no, medyo nararamdaman ko na yung hapdi. Pag nawawala ako sa electric pan, medyo may hapdi siya. Pero sobrang konti na lang. Pag tumatapat naman, malamig siya. So, ganun pala yung effect niya pag nakatapat ka sa electric pan. Day cream na tayo. Konti lang dapat pala. Kasi pag in-spread out mo yan, marami na. So, ganyan lang. Tipid-tipid lang tayo. Ayun, ang glowing niya talaga, oh. Ang glowing. Pansin nyo. May natutuklap-tuklap na. May pagtuklap na nagaganap. Di ko alam kung paano i-explain yung texture niya, pero ayun, no, pag ginanon mo, parang babagal yung daliri mo. Basta yun. So, ayun, tapos na tayo ngayon sa daytime skincare routine. Grabe, anong oras na ngayon pa lang ako naligo. Ayun, kung mapapansin nyo, masalata na yung pagbabalat niya. Ayun, no, nagbabalat na siya kung saan-saan. Kaya medyo mahapdi na talaga yung sabon nung naligo ako. Katatapos ko lang maligo ngayon. Grabe, anong oras na. Madaling araw na. So, ayun, no. May mga tigyawat rin dyan na nagduguan din. And ngayon, magta-toner na ulit tayo. Wala, grabe, ang hapdi na niya. Ang hapdi niya niya, grabe. Wala pala akong electric pan na nakatapat sa akin. Ang hapdi, promise. Oh my god, ang hapdi. Tiis lang, tiis-tiis lang. Ang hapdi niya, promise. Matatanggal naman yung mga balat-balat dyan pag nagtotoner kasi nawa-wipe out niya naman. Hindi siya ma-update. Wala akong nararamdaman sa kanya ngayon. Parang wala siyang effect sa akin ngayon. O, ayun yung itsura niya pagtapos. Ayun yung finish look niya after natin mag nighttime skin care routine. So, bye na. We're done. We're finished. Yung sabon kanina, wala siyang update nung minamasahe ko siya sa mukha ko. Pero nung binabanlawan ko na, tsaka ako nararamdaman yung update. Di ko alam kung ba't ganun. Basta nung binabanlawan ko, humahapdi talaga siya. Pero nung sinasabunan ko yung mukha ko, walang update. Kung kailan ko lang siya binanlawan, tsaka naramdaman yung hapdi. And yung toner ngayon, ayun, no, medyo may hapdi pa rin siya. Pero konti lang kasi nakatapat na ako sa electric pan. Ayan. Ayun yung kalagay na mukha ko. Wala lang to sa akin. May konting kurot-kurot siya eh. May pastinging effect siya. Yung amoy niya parang naglalagay ng pulbos.
Ayun, medyo ang pangit ng finishing niya kasi medyo nagbabalat-balat pa rin. So may makita kayong mga ayun, parang libag-libag diyan na natutuklap. Mapapansin niyo meron pamumula diyan, no? Parang kate, parang nahapdian siya dahil sa sabon dito rin, no. Tsaka dito may pamumula diyan, siguro nga dahil sa hapde. And ayun, kung mapapansin niyo may glowy-glowy na diyan sa parte ng mukha ko dito. Dito, tsaka dito sa bandang ilong ko kasi natanggal na yung mga libag-libag dyan. Nagbalat na siya, nag-exfoliate na siya. Kaya nakikita niya na yung new skin. Nag-renew na talaga yung balat ko. And ayun o, kung mapapansin nyo, medyo namula rin tong mga tigyawat na trigger nga sa sabon. Ayun o, ang ganda ng glowing nyo. Dito rin pala nag-exfoliate na rin yung leeg ko. Kaya may glowy-glowy na rin siya. Kung anong texture sa mukha ko, ganun na rin yung texture dito. Kaya medyo madulas siya. Kasi nagbabalat na siya. May mga tuklap-tuklap effect nga rin dito eh. Kasi diba nilalagyan ko siya ng toner. Sino mo lang, B? Tap-tap-tap lang. Medyo mahapdi na naman. Oh my God. Medyo mahapdi na naman po. Bango niya talaga. Ang bango-bango. Bango-bango. Medyo nawawala-wala na yung umbok-umbok niya. Tapos ayun o, kumikinang-kinang na rin siya. Ang glowing niyo, kumikintab siya. Dito konti na lang, magpa-flat na. And dito, konti na lang din. So malapit na silang mag-flat. And kung may kita niyo, kumikinang-kinang na yung pagmumukha ko. Okay, malamig na naman yung effect niya. Kaiba-iba yung effect sa akin. Wala na naman pong hapdi ngayon. Siguro dahil nakatapat ako sa electric pan. Umikinang-kinang na rin yung leg ko eh. Nag-exfoliate na kasi siya. Ayun na, meron pa rin siyang libag-libag. Natatanggal pa rin siya pag nirarab. Ayun o. Ala, ang hapdi. Ang hapdi na naman. Ang hapdi, hapdi. Oh my God, ang hapdi. Ang hapdi, ang hapdi. Hindi ko nga alam kung bago to eh. Tsaka ito. Hindi ko alam kung bago yung mga yan. Pero sana wag na madagdagan, di ba? Ayun na, medyo namumula yung leeg ko dyan. Ayun na yung guwit-guwit. Kung may kita nyo. Kung kati niya kasi tsaka ang hapdi niya nung naligo ako kanina. And ayun na, makintab pa rin siya. Naglilibag-libag nga yan kanina eh. Hindi ko na nga lalagyan yung sa leg ko. Kasi yung masyado ng mahapdi eh. Tsaka medyo makati na rin siya. Sa mukha na lang natin siya ilagay. Ang bango niya talaga, grabe. Taray. Mahapdi na talaga yung sabon. And ayun, etong toner ang hapdi na rin talaga. Grabe, ang hapdi na pala. Sobrang hapdi niya na ngayon. Ayun o, grabe na yung hapdi ngayon. Ang hapdi best. Hapdi-hapdi. Grabe. Yun ang hapdi niya na talaga. Grabe. Pati yung sabon kanina nung nag-ilamos ako, ang hapdi talaga. And yung mukha ko after ko mag-ilamos, medyo banat siya. Parang banat na banat yung mukha mo. Itong toner, ang hapdi rin talaga. Huh! Hapdi! Wala na, parami na naman yung lagay ko. Hindi, sakto lang. Medyo mainit yung cream. Siguro dahil sa hapdi ng toner at sa sabon. Naapektuhan na rin yung cream. Ayun na, medyo mainit siya sa mukha. Kinuntian ko na lang dito. Kasi humahapdi talaga dito eh. Tsaka namumula.
tama na muna yung paglalagay ko sa leeg. So, ayun yung finished product nyo. Ang glowing, oh. Kintab-kintab. Grabe ang glass skin niya na, oh. Lalo na dito, oh. Pag hinawakan mo, sobrang kinis na. Problema na nga lang itong mga marks and konting pimples dyan. Ito nga, tinubuan ako ng maliit na tigyawat dyan. Grabe. Ayun, oh. Maliit lang naman siya. Pero sana hindi na siya masundan. Baka mag-breakouts na naman ako. Pero sana hindi na po, no? Ayun, oh. Lumit na yung mga bagong tumubo. Ito, oh. Ito, bagong tubo yan. Ito. Lumit na sila. Mahapdi pa rin. Walang pinagbago. Mahapdi. Dito pa lang yung napapansin kung may malaking improvement. Kasi grabe, nag-flat talaga siya. Dito, konting-konti pa. Pero nag-flat din talaga siya, in fairness. Kasi, nung mga dati, sobrang umbok niya talaga. Pero ngayon, no, nagpa-flatten na siya. Good job. Wala na siyang hapdi ngayon. Ang sarap niya ipahid sa mukha, grabe. Tapos nakakakintab rin siya. Parang meron siyang oily effect. Oily skin effect. Yun ang glass skin niya pag nilalagay. Grabe yung sarap niya ilagay. Ang satisfying. Wala naman ang masyadong ganap sa mukha ko. And yung mga tigyawat ko sa likod, medyo nag-dry na siya. Pero masakit pa rin siya pag nahahawakan. Medyo lumit na rin siya. And nandun pa rin yung sakit pag natatamaan siya or nahahawakan. So ito yung tigyawat ko, medyo lumit na siya. And ayun, no. Ito, ayun yung ganap dyan, lumiit na. And ito, may lalabas na nana dyan, kaso di pa siya lumalabas. And ayan, toner na ulit tayo. Tap-tap lang, mapdi pa rin siya. Oh my God. Oh my God. Sobrang natutuwa ako dito sa day cream kasi ang lakas niya maka-glass skin and yung mga redness ng pagmumukha o napapaputi niya, natatakpan niya ganun. Yun, ang kintabo. So, tapos tayo. Pasensya na po kung pitong gabi at araw lang ang navideohan ko sa pagre-review. Baka maging pelikula na kasi ito kung isang buong buwan ko binidyohan. Ha 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 ha, just me yung marimar. Hey yo, what's up mga ko? Isasabihin ko na nga sa inyo yung final review ko dito sa Rick Skin Serity Clear Balm Advanced Exfoliating Kit. Ginamit ko nga siya ng 30 days and ito na yung resulta sa akin. Ito na nga yung itsura nung pagmumukha ko after ko siya gamitin ng 30 days and ayan yung closer look ko. Kung makita nyo, marks na lang talaga siya. Ayun, no. Mga maiitim na marks na lang talaga. Ayun yung itsura niya. Kung makita nyo, nag-improve talaga. Grabing improvement niya. Pero, ayun nga, hindi natin may iwasan na magkaroon nga ng marks dahil nga sa mga pimples natin. Pero, ayun, yung improvements niya talaga, sobra akong natuwa. Kasi, ayun, no. Sobrang flatten niya. Ayun, no. Sobrang flatten. Kung makita nyo, nung mga nakaraan, bago ko to gamitin, sobrang uumbok talaga ng mga tigyawat ko. As in yung parang, ano sila, lubak-lubak dito sa pagmumukha ko. And dito talaga yung may pinakamalaking pagbabago sa noo ko. Ayun, no. Kung makita nyo naman, no. Flat na talaga siya. And mga marks na lang talaga yung natitira. So, ito na lang yung problema ko ngayon. After ko gumamit ng clear bump, na solution na niya naman yung mga tigyawat ko. Napatuyot niya and napaflat niya. Kaya, ayun, no. Max na lang talaga yung problema ko. Yung mga konting butig-butig dyan na maliliit. Yung parang akala mo whiteheads. Pero butlig talaga siya. Yung mga tiny bumps nga na tinatawag. Yung mga butlig-butlig dyan sa mukha ko. Ayun na nga, no. Ikikwento ko na sa inyo yung paggamit ko dito sa clear bump. So, nung unang dalawang linggo, first week and second week, ayun nga, 14 consecutive days, 28 times araw ako nag-skincare nun. Kasi diba sa isang araw, day and night. So, tuloy-tuloy akong gumamit na nung clear balm sa loob ng dalawang linggo na yon. Pero nung third week na nga and fourth week, hindi na ako nakapag-skincare ng tuloy-tuloy as in. Nung third week kasi,
siguro mga 10 times na lang ako nakapaglagay, imbis na 14 times. Minsan, hindi na ako nakapaglagay ng umaga, or minsan gabi hindi na ako nakakapaglagay. Kasi dahil nga, sa online class namin, minsan talaga puyatan talaga, kaya parang nakakatamad na rin mag-skincare, kaya tinutulog ko na lang siya. And parang hindi rin umi-epekto kahit mag-skincare ako, kasi nga, di ba, nagpupayat. So, ayun nga, ngayong week, ito yung fourth week, last week ko nga, mas lalong hindi na talaga ako nakapag-skincare ng tuloy-tuloy. So, mga siguro 5 to 7 times na lang ako nag-skincare nun. And ayun nga, hindi na natuloy yung routine na yun. Siguro umaga, tas sa susunod na gabi na ako matutuloy yung skincare ko nun, di ba? Gets nyo ba? Basta hindi siya tuloy-tuloy, as in may parang interval siya, hindi siya yung consecutive na ginawa ko nung first week and second week na pag-i-skincare ko. Kaya medyo may makita kayong mga tigyawat na bagong tubo. Ayun o. Pero at least, di ba, hindi siya yung breakouts talaga na katulad nga dun sa starter kit na ginamit ko. Kung di niya pa napapanood yung review ko dun, panoorin niyo rin yun. And ayun, I'm so happy naman na ganito na yung resulta ng mukha ko, kahit hindi ko siya nagamit ng 30 consecutive days. At least, di ba, ganito yung naging resulta ng mukha ko, hindi ako breakouts. Ngayon, perfect nangyari to eh. Yung tatlong araw ako, wala talagang skincare, walang day and night talaga. Kaya ayun, tinubuan talaga ako ng mga tigyawat. Pero ayun nga, paisa-isa lang yung pagtubo niya, hindi talaga siya yung totally na breakout talaga. So masasabi ko na maganda talaga tong Rick Skin Serity Clear Balm, lalo na kung may mga tigyawat talaga kayo na sobrang umbo, kasi papatuyuin niya talaga and impisin niya talaga, as in ipa-flatten niya talaga yung tigyawat niyo. Kaya kung ako sa inyo, kung gagamitin niyo tong Clear Balm, ituloy-tuloy niyo talaga, wag niyo akong gagayahin na humintuhinto. Ituloy-tuloy niyo para yung result tuloy-tuloy rin talaga, and as in yung balat nyo, sobrang ganda ng results. Satisfied naman ako sa resulta ng mukha ko. Siguro kung i-rate ko yung satisfaction level ko dito sa Clear Balm, siguro 7 out of 10. Pero kung tinuloy ko to, siguro mga 8.5 ganun. Hindi ko alam kung ba't nagre-rate pa ako. Pero ayun, natuwa naman talaga ako sa result niya. And ayun nga, i-review ko na yung mga products dito. So yung sabon, sobrang tipid niya gamitin, as in hindi talaga siya natutunaw, sobrang kapal din kasi nun. Pero ayun nga, ini-slice ko siya sa cubes, siguro mga 16 cubes yon, and meron pang isa dun sa banyo, pero maliit na nga lang siya. And yung night cream, ang ganda niya talaga, kasi siya talaga yung nakapag-impis ng tigyawat ko, as in siya yung nakapagpadre, kaya ayun, una rin siyang naubos, siguro 3 weeks ko lang siya nagamit. And yung day cream naman, ngayon lang, kakaubos niya lang talaga, as in ngayon, kasi naglagay ako ngayon eh. So yung day cream, sobrang tagal niya talaga maubos, and maganda rin talaga yung effect niya, kasi para siyang cream. Alam niyo yung pag naglagay kayo, parang mawawala yung mga dark spot niyo, parang medyo matatakpan. Pero hindi naman ganun yung coverage niya, sobrang light lang ng coverage niya, and yung amoy niya mabango rin. Pati yung night cream, mababango rin talaga sila. Hindi sila masasakit sa ilong. So, yung review ko dun sa day cream, maganda rin talaga. Wala akong masabi kasi ang ganda talaga ng day cream tsaka ng night cream. Hindi, wala ka talagang masamang masasabi sa kanila. Basta maganda yung dalawang cream, pati yung sabon. Yung mga tigyawat ko dito, nag-impisan rin talaga. And mga dark marks na lang talaga yung mga natira dito sa likod ko, pero may mga magagaspang pa rin sa likod ko, hindi pa rin naman mawawala yun. And yung dito sa mga tigyawat ko, medyo umokay naman na siya, hindi na siya ganun kaumbok. Mauumbok rin kasing tigyawat ko dito, and ngayon medyo nangitim-ngitim na lang siya kasi naging dark spots na lang siya. Ayun, ako, makita nyo, naging ganyan na lang yung tigyawat ko. Sorry po sa pagiging masagwa, pero ayun, napakita ko sa inyo na medyo umimpis na rin talaga yung mga tigyawat ko dito. So natutuwa talaga ako dun sa sabon na yun. Yung resulta naman ng sabon sa mukha ko, nababanat talaga siya. Ang ganda ng pagkabanat niya, hindi siya yung masakit. Yung parang ang glowing-glowing pagka gamit mo ng sabon na yun. Ang linis-linis ng mukha mo, and ang brightening talaga. Medyo nakakaputi rin kasing sabon na yun eh.
Sa toner naman tayo, maganda rin talaga yung toner kasi nakapagpatuyo, tas nakapagpaimpis rin talaga ng tigyawat ko. Magka-partner talaga sila ng night cream. Na parami rin talaga yung paglalagay ko sa toner, kaya ayun, kakaubos niya lang din ngayon, magkasabayan lang sila ng day cream ngayon, as in wala na talagang laman. Tinipid ko rin yung toner ngayong linggo, kasi nung mga 3 weeks na ako gumagamit ng toner, sobrang konti na lang talaga niya, kaya ngayong linggo tinipid ko talaga siya. And ayun, sobrang natutuwa rin ako sa toner, kasi yung amoy niya hindi siya ganun katapang, sobrang ano lang siya sa ilong, safe. Parang safe siya. Hindi siya yung sobrang tapang na parang sasakit yung ilong mo. Pero yung resulta ng toner dito sa mukha ko, paiba-iba. Minsan sobrang hapde, minsan malamig, ganun. Basta paiba-iba yung resulta niya. Hindi siya yung consistent na sobrang hapde talaga. Medyo humahapde, malamig. Tapos minsan hindi na nga mahapde eh. Ayun na nga yung mga naging resulta ko dito sa paggamit na tong sabon, ng night cream, ng day cream, pati ng toner. So, sa packaging, sobrang ganda ng packaging niya. And kung i-rate ko yung packaging, siguro 9 out of 10. Kasi medyo nakakalito kasi itong day cream tsaka night cream. That medyo iniba yung takip. Siguro mas dark yung isa or mas light yung isa. Ganun. So sana sa susunod mapagbigyan yung hiling natin. Decision eh, no? Pero ayan, ang ganda naman talaga ng packaging niya. Sobrang pang mayaman. Yayaman yun, no? Diba ang ganda? Ayan, pang thumbnail. Ang ganda talaga ng packaging niya. And yung resulta nga sa pagmumukha ko, siguro kung i-rate ko siya, siguro mga 8 out of 10 yung resulta niya sa mukha ko. Ayun nga, medyo mabagal nga lang yung pagliit ng tigyawat ko, tsaka pagpaimpis. Nung gumamit kasi ako ng starter kit nun, sobrang bilis talaga umimpis ng tigyawat ko, as in pagkagising mo, kinabukasan, impis na talaga siya. Dito maghintay ka pa ng mga 2 to 3 days. Pero siguro, depende rin yun sa tigyawat mo eh. Iba rin kasi yung pimples ko nung starter kit, hindi ganun kalala. Siguro kaya matagal yung paghilom ng mga tigyawat ko dito sa clear balm dahil nga mas malalala siya. Pero ayun, sobrang satisfied ako dito sa clear balm. Sobrang nagandaan talaga ako. Kung i-recommend ko tong si clear balm, i-recommend ko siya sa mga may acne prone skin. And yung may mga breakouts talaga, kasi sure ako sa inyo na mapapaimpis nyo yung tigyawat nyo and mapapatuyot. Pero ayun nga, disclaimer, hindi tayo pare-pares ng skin type. Buy at your own risk. Bala na kayo sa buhay nyo kung gusto nyo itong itry. Pero para sa akin, gusto kong itry nyo to, lalo na sa mga acne prone skin nga dyan, kasi holy grail talaga to para sa atin. Kasi mapapanipis yung mga tigyawat natin and mapre-prevent nyo yung pagdubo ng tigyawat natin. And ayun nga, lesson learned, huwag nyong ititigil yung paggamit ng mga ganitong rejuvenating set. Huwag nyo siyang ititigil kahit isang araw ganyan or isang beses, kasi ayun, baka tubuan kayo ng tigyawat. Kagaya nga ng sa akin, tinubuan ng tigyawat pero hindi siya ganun kalalala. So ayun na nga yung video natin para sa ngayon. Ito na yung full review ko dito sa Rix Clear Balm. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, please give it a thumbs up and comment down below kung may mga video suggestions kayo. And comment down below kung anong paborito nyong product sa Rix Skin Sincerity. So ayun na nga, no, hanggang dito lang magtatapos ng video natin. And paalam na sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo ng video to. Kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, magsubscribe ka na and click the notification bell para manotify ka sa every uploads ko. At kung di ka pa nga nakapalo sa mga social media accounts ko, magfollow ka na, nasa description box yung mga link. And ayun, maraming salamat talaga sa panonood ng video to. God bless you all and keep safe. Bye bye. Thanks for watching. I'm going to go to the next one.